May benefits kasi rin talaga yung pagpa-practice ng starting. Kailangan kontrolado mo ang gasolina mo, timing talaga para makapagbitaw ka ng tama. Kasi in a real race, pag bad start ka, ang hirap eh. Split second, maghahabol ka eh. Yes. So dito tama, mapapractice mo lahat ng dapat mong gawin sa karera, mapapractice mo dito sa practice day. Yes. Ng Moto IR Championship. Para hopefully, when we do go racing next year, eh handa na sila. Ayan, maganda, natuwa kami. Laki ng grid. Ang laki, oh. So, wala man tayong IRGP. May Moto IR practice day naman tayo. Get to go for a practice start. Alright. Ayan. Going to the first corner. Nakakalungkot lang. No spectator allowed. So, blanco ang ating grandstand. We're very strict here. No spectator allowed. Only allowed in the venue is two companions per rider. Yung practice so, na pinapanood natin na yung racing spirit. Yes. Ramdam natin na nasa bawat rider talaga. Na pinapakita nila dito sa session lalo na to. Dahil sa grid pa lang, ang taasan ng energy nila, ramdam nila yung, yung racing spirit nila ngayon. So ayan po, ha, makikita nyo. There's a crash sa last turn. Nagpatungan. I think they're tapos, okay. Yeah, I think they're okay. Makita nyo po, as they cross the finish line, lalabas yung mga flying laps nila. Ayan, nagre-register. So ayan po yung aming timing system by transponder. Instantaneous. Both riders are up. Yes, they're okay. So ganun po ang aming electronic timing system, no? So here you can see kung sino hindi nag-cross. Sila po yung nag... I think it's Purino and Kirk Domigliano, two fast riders involved. Mm-hmm. And there's a third scooter rider also who did not register. Let's see. But again, this is not a race. Hindi po siya battle for position, no? Nag-practice start lang tayo. And the leaderboard is still will be based on the fastest lap. Ayun po, okay na. Okay na po yung mga rider. Mukhang Aerox to, ha? Philip, nasa harap. Yellow flag. Ang heavenly corner. And following him is our IRGP star, IRGP legend, Super Series champion, IR Cup champion, and Moto IR winner of Team Pertua Koso Yamaha, Dustin Esguerra. Yes, bali. Legend na talaga to. Living legend na nga. Oh, legend. Generation na kasi to eh. Batang-bata. Yan. But we're happy that he's here kasi medyo na marami na kami sa kanya. And ako rin, na-miss akong manood ng mga expert riders. Yan. So, yeah, let's see. Again, this is not a race for position. Fastest, alam po, pabilisan ng fastest lap. Siguro nung first few sessions, tinitikman-tikman lang ni Dustin yung racetrack eh. Pero sure, ngayon, baka oras siya. I'm sure, sir, na-miss ni Dustin tong racetrack. Ilang buwan siyang di natin nakikita or baka miss mo siya, ilang buwan din niyang di naka-apak at nakapasok ulit sa racetrack. So, miss na miss niya tong Carmona especially dahil nga, I think dito rin siya nag-umpisa back in the 90s eh. Yes, sabi niya kanina sa akin, nag-Honda G siya. Honda G. So, he started in a scooter here sa Carmona. So, nami-miss niya at siguro na-miss niya yung karera at nakaamoy pa ulit siya ng tuti. So, bumalik yung kanyang pagkabata. Yes. So, ito, one of the two, I think this is Christian Anderson on the classic Malossi colors. So, ayan yung, kung nanonood po kayo ng tuti scooter racing nung late 90s, yan mismo po ang kulay niya. Yes, ang ganda, no? Orange, red, yellow, Malossi. Ano yung nakita natin ngayon? Parang si Ivan Santiago to. Yes. Araw. Yun din yung nakikita namin before. Yeah. Ibang rider lang yung nakasakay. Pero that bike, siguro, baka nga sana, yun talaga yung bike ni Ivan Santiago. Eh. Or replica, or ano. Replica, still, I think replica. Replica, pero still, di ba? Ang gandang makita yung mga nakaka-relate sa amin. Mababalik nyo yung nakaraan nyo noong 90s eh. And then hopefully nga, starting later,
this afternoon nakikita natin ang mga two-stroke na mag-starting grid. Sana yun yung start na makikita natin uli ang mga two-stroke na sa starting grid, and the follow sa mga susunod nating event, dumadami pa sila at papunta na sana sa race talaga. Yes. Magkaroon ulit ng race ng two-stroke. Nakakamister kasi talaga yung amoy ng tuti eh. Yes. Yung tunok and then yung amoy, nakakamiss eh. And I think it's really, pagbalik nila is more of sport talaga. Yes, no? Yes, yes. Kasi ito, pressure of, it's a team versus team, and junior versus junior. Yes. So, you know, unfortunately, si JD, I think it's JD Purino who was involved in the crash, one of the riders, and Kirk Domigliano, yung dalawang top rider natin na nag-register ng fastest lap earlier, I think was involved in another rider, no? So, sayang. Hopefully, sana for the last session na maayos uli yung motor nila. Actually, sir, that Yamaha Aerox is the fastest natin. Si Daryl Tabaquero of RS8 B-Man. I think 50.607. I think he's the one on the screen now. Followed closely by Team Pertuway Koso Yamaha of Dustin Esguerra. So, para din tayo nanonood ng IRGP, oh. So, mga fans ni Dustin Esguerra, unfortunately, hindi nyo siya makikita mapatid ngayon kasi wala naman tayong awarding. Ang oras kita natin, no, equal, 50.6. So, wow. Speed of a seconds lang talaga yung difference point nila. 0.005. Ano to? 5 one-thousandths of a second lang. 0.005 difference. I think nilalaro lang ni Dustin. So, ito si Team Sumulog to eh. And then the red two-stroke Honda G's, the drag king legend now, the new legend of drag racing, si Cortez. Oh. Cortez is, I think, one of our champion natin or Yeah, IRGP winner, yes. Yan. IRGP winner. IRGP winner yan, si Cortez. So talagang scooter rider siya, ha? IRGP champion or IRGP winner with the four-stroke, and now nakikita natin ulit babalik siya sa scooter naman na two-stroke. So si Michael Cortez ngayon, mukha siya yung ang kasama niya ngayon sa drag race, sila Jeff Chopenko. Yan sila ngayon. That last week lang we were there sa Turbo Racing nila na I supported the event. So good na nakita din natin siya dito sa back to circuit racing. Saka bibihira yung riders na in two different discipline na karera or na sport is parehas nag-excel. Yes. I-excel in drag race na akala natin or tingin natin madali lang, pero seriously, hindi po yun. Yes. Talagang split of a second lang ang pinag-uusapan reaction sa drag time racing. Oo. Konting-konting reaction time lang ang pag-uusapan natin sa drag race. Nag-excel siya doon, nag-excel din siya dito sa racing or sa circuit. So makikita natin at nalalaman natin na may talent talaga yung bata. Yes. So, mukhang kumalas na si Dustin sa Aerox. Pero maganda, no? Yung Aerox. Oh, next year din pala, if maraming mga kakarerang Aerox, you might also give a class to Aerox, no? And we are planning also, finally, we will have a premier class sa Turbo Drag Racing Nation, the Moto IR Pro Drag Series, a class wherein gagamit tayo ng Aerox PCX NMAX engine up to 180cc. Oh, oh. So I think si Cortez din is interested to join that class. Parang for 2021, ang daming mangyayari. Yes. So dahil ba ito sa nangyari sa atin na napahinga tayo ng ilang buwan, sir? Marami kayong na plano or yes, marami kayong nakitang future. Yes, actually pandemic natin led us to tinitingnan namin that we had time to look at other racing series and kung ano yung gusto ng mga riders. So we were able to plan this class. Patagal ko na actually pinano to, mga 2 years ago. Di lang kami makakuha ng suitable frame for that drag racing class. Pero now, I think, hopefully, 2021 maayos na yon.
So hopefully 2021 will be the right season or right timing for other motorcycle sports na mag-boom, yes, yes, na gagawin ng inside racing. Yes. So kahit napahinga tayo dahil sa pandemic, nanganak naman ng new motorcycle sports for 2021. Yes. Ayan. So checkered flag na. I think Isguera is already on top. Wow. It's nice to see the name Dustin Isguera on top of on the leaderboard, lap, no? So fastest lap, Dustin Isguera of Team Koso Yamaha Pertua with the 50.371, followed by I think this is the Aerox, Gray Tabaquero of RS8 Biman with the 50.477.1 lang ang lamang. Oh, konting-konti, dikit na dikit ha. Parehas nila nakuha yung best time nila sa last lap. Naka 11 laps sila. Tuloy ito, makita natin na habang tumatagal yung lap, nag-iinit sila, bumababa pa yung oras. Kala natin na pagod sila, hindi pala. Mas lalo pa silang ginanahan na register nila yung fastest lap nila on the 11th lap. And then now on our third fastest rider is Lay Pino Chang of Team Sumulong with 51.103, followed by Team Motomac Sumulong Mark Santos with 52.55, followed by Jambok Beltran Pits Bike Racing with 52.621. Yes. And I think the fastest two stroke is Michael Cortez on position 8 with a 54.09, no? And then the rest is also I think Proyecto 2 stroke is on the 10th position and 11th. Pero it's sad that JD Porino wasn't able to register a single lap. There were three riders. So hopefully next session na mapanood natin sila. Nakita naman natin they are all both up na. Yes. So walang major na nangyari sa kanila. Nakita natin para sila nakatayo. So hopefully on the last session makita natin at makapag-register sila ng magandang oras. Yes. So thank you the Pertua PowerTech Matic Scooter.